Ariel, no, nagbabalik kayo sa Tagaytay Pigeon Channel. So today's video mga Abel, ayan, mapapansin nyo sa likod ko. Ayan o, oh, nakita nyo si Tencil Kikay at saka si Tutubi, naligo na sila. Kasi nga, Webes ngayon, then, kailangan nilang maligo. So napansin ko nga kanina is, gusto nilang maligo dito sa ating painuman dito, ayan, sa ating mangkepweng na herbal, ayan. So di ba sinabi ko nga sa inyo, tuwing Webes, is naka mangkepweng tayo, ayan o, oh, papansin nyo. May konting molasses para medyo matamis ng konti. Then, yun nga mga Abel, ilang araw tayong hindi nakapag-video dahil umuwi ako sa Cavite. So, yun nga, ito papakita ko sa inyo yung place ng kapatid ko dun sa Tagaytay. So, kitang-kita nga yung sky, palace in the sky, ito. Yan, mga Abel, kitang-kita nyo. Ang sarap dyan, ang lamig, sobra. Kasi nga, yung kapatid ko po kasi is nakapagpagawa na ng bahay dun. So, sa Lumil. So, nun nga, pinuntahan ko, di napakaganda. Sabi nga, kuya, dito ang magtayo ng bahay, ang ganda, dito sa may baba. Kasi medyo taas yung sa amin, sa'yo, dyan sa baba. Sabi ko, sige, pag-isipan muna natin, ha, mag-ipon muna tayo ng pera, sabi ko. Pagka nagawa na natin at maganda-ganda na ating kinikita sa YouTube ka, o sabi ko. So, yun nga, mga Abel, is meron lang akong ibabalita sa inyo tungkol dun sa ibon natin na nalagaspi sa, yun nga, sa Albay. So, yun nga, kinalulungkot ko mga Abel, is marami akong naitang post na maraming nalambat na naman sa, ewan ko kung tagkawain o Del Gallego. So, eto, may papakita ko sa inyo na huli yung mga ibon na nakalagay sa isang parang malaking parang crates, pero mga ano yun, mga parang lambat yung ano, o parang ganito. Ganito yung pinagkukulungan nila. So, eto, papakita ko sa inyo. Yan, mga Abel, no? So, sobrang dami. Sobrang dami na nahuli na naman sa lambat. Hindi nga matapos-tapos yung problema natin sa lambatan dahil hindi rin naman natin sila masisisi dahil unang-una, yung mga ibang nanlalambat is yun ang pinagkakakitaan. So, syempre, alam naman natin, illegal yun. Pero, wala tayong magawa eh. Kahit na ilang beses silang supilin is bumabalik pa rin sila. So, sana naman, kung nakakapanood kayo ng mga vlog namin, sana po, mahawa naman po kayo sa mga ibon namin. Kasi, naghihintay at nag-aabang po kami sa mga ibon namin na galing Carrera. Tapos, may isip na lang po namin bakit hindi umuwi ibon namin dahil siguro, sasabihin na lang namin, siguro sablay yung breeding ko. Siguro mali yung binigay kong gamot. So mali po, hindi namin malaman kung talagang bobo yung ibon namin. So hindi nakauwi dahil nga hindi siya magaling. So meron din possible na mali siguro yung conditioning ko dahil hindi umuwi ibon ko eh. Tapos mga ilang araw mapapansin mo maraming nalambat. So ito pa, may papakita pa ako sa inyong video kagabi. Kagabi lang, ano ba kagabi? Wednesday. Wednesday ko lang nakita ng gabi. So, eto nga mga Abel, merong video na nagsasabi sa video, nag-video sila na eto po yung nalambat naming mga ibon. So, eto papakita ko sa inyo, kayo na ang humusga. Oh, eto na po yung mga nalambat namin. Eto na po yung mga nalambat. Ano ba yung nasa white plate? Yung ilalim, itong ba yun? Ano ba yun? So, yun nga mga Abel, napansin nyo na naman, napakadaming nalambat na naman na ibon. So, ang laki nga ng kulungan nila. So, natutuwa pa nga sila sa nangyayari na nahuli o nakalambat sila ng ganong karami. Siyempre, pera na saan nila yun. Sa atin naman, kawawa naman tayo. Nag-condition ng ibon, nag-alaga simula breeding hanggang sa pag-itlog. Pag-inakay hanggang sa mailipad natin yung ibon. So, sila, nananamasa sila sa paglalambat ng ibon natin. So, sana guys, mga Abiel, sana iwasan nyo na yung paglalambat kasi kawawa naman po talaga aming mga panser na nag-aabang sa mga ibon natin. So, yun nga, hindi rin naman natin sila masisisi dahil nga, siguro, doon sila kumikita every south, doon sila nagkakapera. So, yung iba, may nakapagsabi rin na yun yung ginagawa nilang ulam sa kanila kasi kapag ganitong season na alam nilang karera ng south, marami silang nahuhuling ibon. So yung iba nga napapansin natin, napapanood din natin sa ibang mga GC natin o na ipopost na maraming nang babato ng kalapate sa ano, sa tabing dagat. So, kasama na nga sa pagka-arera natin yung mga disgrasya, lambat, etc. etc. pa. So wala talaga tayong magagawa dun. Talagang ang gagawin na lang natin is move on. Breed na naman ng panibago, bili na naman ng ibon kasi hindi natin napauwi yung ibon. So,
Yung iba, contender, nawawala dahil nga gano'n na nangyayari. Pero hindi naman natin na lahat na pagka hindi umuwi ibon mo is nalambat. Meron talagang ibon na nadidisgrasya. Like, so, merong kinakain ng falcon, merong mga nasasalpok na hindi talaga umuwi, meron talagang mga, sabihin na lang natin, tumutukod dahil sa sobrang hirap ng karera, dahil hard race, sobrang init, kaya hindi nakaka-uwi. Then, after mga ilang buwan, ilang years, bumabalik, nakakaalala yung ibon. So, doon na lang tayo nagpapasalamat kasi bumalik sa atin yung ibon. Pero, syempre, kung isipin natin kung anong pinagdaanan ng ibon natin, napakahirap. So, kasi pagkasout ang labanan talaga, napakahirap ng labanan. Andyan na yung lahat ng mga disgrasyang aabutin ng ibon natin. So, napakahaba ng karera ang south natin. Aabot nga ng 500 to 600 kilometers yung distance na nililipad ng ibon. So, pag nagpaawala tayo sa Tacloban, syempre, tatawid ng San Juanico Bridge, dagat na naman yun. Then, sa Allen Samar, dagat na naman. So, yun, no? Dalawang dagat ang tatawirin nila. So, napakahirap talaga din magpauwi ng Tacloban. So, ang labanan nga namin is may MacArthur. So, hindi pa nga nakakarating ng MacArthur. Nalagaspi lang. Wala na yung ibon natin. Talagang lagas na lagas. So, yun nga, move on na lang tayo. Harapin na lang natin yung mga ibon natin na panibagong derby. So, meron tayong derby ngayon sa UFC. Itong dalawang to, si Tutubi at saka si Tenzil Kikay. So, eto nga, meron pa rin tayo dito. Alam ko meron kaming last training sa KFC. So, eto nga, yung ating ibon na dalawa. Etong isang si... Ito. So, bagong paligo na to, si Vicente Ngo, strain. Then, eto. Asan yun? Sa ito, yun. Sa ito, toto. Ito, bagong ligo. Yan, bagong ligo yan. Yan si Peter C. So, titingnan nga natin sa last training ng KFC, titingnan lang natin kasi isa lang ang ilalaban ko sa derby para hindi nalilito yung anak ko sa pag-clock ng mga ibon. So, yung isa, si Vicente Ngo, baka i-stop ko na. So, tingnan lang din natin kung sino yung mas magandang umuwi sa darating na last training nila. Pero ako talaga mas napipisil ko to. Kasi mas buo ang katawan nito, medyo mabagal lang talaga siya. So, hindi naman natin kailangan yung mabilis na ibon. So, mas maganda nga yung mabagal yung ibon natin para yung mga mabibilis na ibon, sila yung makaunang malambat. Alam mo naman natin, pag mabibilis ang ibon, nandyan yung, sila yung possible na po pwedeng unang-unang sasabit sa lambat, yung mabagal, makakadiskarte na kasi nga, nakita nila punong-puno na yung lambat, tataas sila o gigilid sila para makaiwas sa lambat. So, yun nga mga kabel. So, eto mga kabel, itong dalawang to is first love na Santiago Isabela sa UFC. So, maganda nga yung ranking natin sa dalawang to. So, sabihin na lang natin medyo malayo-layo pa rin. Pero at least kahit pa paano, medyo mas malapit tayo sa katotohanan. Hindi ganun kalayo. So, kasi nga mga speed nga nito is halos noong nakaraan, 1-1, tapos nag 1-6, tapos nag 1-1 na naman, pati ito, 1-5, 1-1, pang 1-1. Sana, sa darating na derby is mas maganda ang gawin nilang pauwian para mas maganda yung ating feeling. Alam naman natin mga abiel, kapag umuwi ang mga ibon natin is napakasarap sa pakiramdam na inuwian tayo ng ibon natin at alam natin tama ang ating condition sa ibon. So, kailangan lang talaga is konting tiyaga. So, yan, makikita nyo mga abiel, oh. Namumulbos yan, oh. Japan kulit, oh. Ayan, oh. Nagpupulbos yan. Kasi yung mga yan is mga darating na summer south ng UFC is laban ng mga yan. Yan. Ito si Peter C. Ayun, si Dr. Ide. Asan yung isa? Ayun, isa pa si Dr. Ide. No? Condition ng mga ibon natin. Ang lalaki na katawan nito mga to. So, ayan. Ilagay lang natin dito. So, ayan mga abel. Nakita nyo. Halos mga namumulbos na sila. So, ito nga is mga babae lahat. So, ito lang ang lalaki. Si Tutubi. So, sinasama lang natin dito para hindi siya nasasabik sa mga babae kasi nga pagka nasasabik to sa mga babae kung saan sa nagdadada po yan. So, kailangan natin paligiran natin ng babae. Ibig sabihin, para marami siyang pwedeng parisan. Pero kaparis niya lang talaga is etong si Tenzil Kikay. Then, hindi naman niya lahat pinaparisan niya. Binabarakuhan niya lang pero may mga kanya-kanya kaparis to dito sa kabila. So, yun mga abel, no, sana maging maganda ang pauwi natin sa darating na first lap ng derby ng Santiago Isabela ng UFC. Sana maging maganda ang performance nitong dalawang to. At malamang sana ako makapag-abang nun. Hindi na yung anak ko kasi syempre naghahabol tayo sa ranking ng Pandre sa Pandre's 1. Hindi, bali tapos ng Pandre's 1 eh. May nag-champion na taga Maabebe. Ano lang yun eh, 3 laps lang yun eh. Kaya
eh medyo malayo na tayo, nasa 200 plus ata tayo. Kasi ang tutulin ng ibon nila talaga eh. So, ang possible na ano lang natin is Pandrace 2 at saka Pandrace 3. Then ito nga, derby, tapos sa darating na next lap is pre-Pandrace, tapos may mga kategory na SKO doon. So, yun nga, sasalihan natin yan mga yan, mga Abel. Mag-aalachamba tayo. So, yan mga Abel, hanggang dito na ang video ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Bigyan nyo ako ng isang bagsak.